Hello guys, magandang araw, magandang buhay dyan sa Pinas. Ako nga pala si Arlene Milagrosa, mekaniko dito sa Saudi, Ablad. A few moments later. Dito tayo guys, may dumating na sasakyan. Kailangan natin ayusin. Ito daw po ay nag-mispiling. Sa Tagalog ay palyado. Tingnan po natin guys kung anong brand ito para makita nyo. Ito ay Chevrolet. Chevrolet. Ito sa hindi. Para sa'yo. Na, Chevrolet. Tingnan natin ang makina niya kung anong brand. Ang engine niya ay Isuzu. Pero Chevrolet yung body. Sa Pilipinas, diyan sa Pilipinas, bihira natin makakita ng ganyan. Na Chevrolet ang body, pero ang engine niya ay Isuzu. Sabi sa akin ng Saudi, ang problema daw nito ay misfiring. Ayan guys, dadako tayo. Tingnan natin kung totoo bang sinasabi niya. I-start natin ngayon ang sasakyan. Makikita natin, malalaman natin kung anong problema. Guys, lagay. Guys, natin guys. Start na yan guys, ha. Sabi ng driver, mag-firing yung kina. Tingnan nyo guys. Lakas. Ang gagawin natin, una natin gagawin ito guys, bago tayo darako sa makina na mag-check sa spark plug o sa mga fuel system, dito muna tayo sa papakita ko muna sa inyo. Meron kaming gagamitin na computer. Eternity later. Hello guys, babalik tayo sa ginagawa nating Chevrolet body, ito sa makina about sa misfiring ito guys. Meron pala akong hawak na tablet about computer diagnostic. Ito pala ay ang pangalan nito ay, ito ay software, pangalan niya ay Lancer. Tingnan nyo guys, makikita nyo sa kasama siya ang Bluetooth receiver, isang wire. Ito ay OBD2 na guys, yung nung mga yung ibang naka ano, OBD1, ngayon OBD2 to. OBD2. Tara po naman tayo dito guys sa ating diagnostic tools na ang brand ay Lancer. Tingnan nyo guys. Kita nyo guys. Ngayon, sa Lancer na ito guys, may app siya na pang scan tools talaga siya, pang diagnose. Ito guys, oh. I-click ko na guys. Guys, nakita nyo na guys. Tingnan nyo guys, mayroon siyang intelligence diagnose, local diagnose, diagnose history, software update, reset, remote diagnose, feedback, maintenance, vehicle coverage, user info, gulo, and other modules. Makita nyo guys. Ngayon guys, dadako naman tayo dito sa intelligence diagnose. Ating i-click. Ngayon guys, nakakunik natin yung wire ng connector ng napunta ng ECU. Ngayon guys, tinan guys. Iyon na natin. Isito na natin ang sasakyan. Yan. Tinan guys, nagre-reading na siya. Nire-read na niya ang VIN number ng sasakyan. Wait natin guys, ha. Guys, nakita nyo guys, katapos mag-load. Ngayon, lalabas naman yung kailangan natin i-type yung VIN number, yung tinatawag na vehicle identification number. Andito lang siya guys. Tingnan nyo guys, ipot na. In B ready. Yeah. 33 B26 B26 H5 635 635 10. Ulitin natin guys. MPDE BL 33P26H563510. Okay guys. Kita niyo na yan ang tinatawag na vehicle number niya. Vehicle identification number. Guys, guys, i-okay natin guys, ha. Tingnan niyo guys. Ngayon guys, makita niyo na guys. Success, ha. Ngayon, pagkatapos natin i-type ang vehicle identification number, nandito naman tayo darako sa diagnostic. Ito i-click natin guys, ha.
para makita natin kung makikita natin ang lahat-lahat kung anong katapos ng VIN number. Nandito na dito naman tayo dadako sa may select from area, select from year, at saka automatically search. Dito tayo sa pangatlo guys, sa automatically search. I-click natin 'yan. Oh, yan guys, nakikita niyo na guys ha. Kikita niyo? Ngayon, mayroon nakalagay na ECM, engine control module, TCM, transmission control module, ABS, SRS, DCM, body control module, air suspension, etc. Lahat nasa baba. Ngayon, ang papindutin natin guys, ang click natin, ito yung ECM. Kasi sa makina tayo nag-focus. Ito na guys, click ko na. Ngayon guys, okay guys. Dadako tayo sa ating kasunod na gagawin. Guys, nakita niyo guys ang laman ng Lancer. Mayroon siyang select from area, select from year, at ang pangatlo ay automatically search. Dito naman tayo sa automatically search guys. Ito yung ikikita natin. Nasa ganun, ma-search natin. Ngayon guys, dadako tayo sa health report. Tatlo kasi yan, health report, system scan, system selection. Dito tayo sa health report. Tingnan guys, nag-scan na siya. Titingnan natin guys kung may makita siyang fault tungkol sa may spy ring. Wait natin guys ha. No lights, all dark, but no matter what, you choose to stay here with me. Can you hear that? Our life soundtrack, the love we never had. So I say run. Yan na guys, do not scan, nakalagay po. Di po natin, di na natin pwedeng pilitin kasi baka masira ang system ng sasakyan na ito. Guys, magmamanwa na lang po tayo. Ano guys, narako naman tayo sa, dito sa engine. Imamanwala na lang po natin ang pag-search ng problema. Kasi sa computer ay nakalagay, do not scan. Guys, tinayin guys, dito tayo. I-check na lang natin yung spark plug. Yung apat na itong spark plug. Tanganin natin. Kasi about sa misfiring ito. Tingnan nyo guys, meron din nakita sa problema dito sa makina na ito. May leak siya ng langis. Dito sa ibaba. Galing sa itaas, patungo sa ibaba. Sa tingin mo guys, dito sa may cylinder head gasket niya. Sa pagitan o hard cover. Guys, check natin ang spark plug ha. Isa-isayin natin. So guys, nadako tayo sa tools ko. Ito ang gagamitin natin. Isang ratchet. Isang extension ng maiksi. Isang sakit wrench ng spark plug. 21mm guys. Ngayon guys, lupin natin, bubuksan natin. Ito yung tinanggal natin ng spark plug na number 1. Medyo basa na siya ng langis. Sa tingin ko, kumakain na siya ng langis. Narako naman tayo guys sa spark plug number 2 kasi tapos na tayo sa number 1. Na-check natin. Ayan, babakasin natin naman. Guys, ito ang spark plug number 2. Basa na rin ang langis. Naniligo na siya. Sa tingin ko, kumakain na rin. Okay guys, na number 3 naman tayo guys ng spark plug. Basa natin. Na guys, ang number 3. Basang-basa siya ng langis guys. Nakikita nyo ba sa video? Guys, number 4 naman tayo guys. Itong pinakahuli na. Guys, ayun na guys. Ito ang number 4 guys. Spark plug. Basang-basa siya. Ngayon, i-compare natin sa tatlong spark plug. Number 1, number 2, number 3. Ito ang number 4. Guys, tinayo guys. Ito ang number 1 guys. Medyo basa siya. Number 2, tuyo konti pero sa tingin ko kumakain pa rin siya ng langis. Ang number 3, ganun din. Wala pagkaiba siya sa number 2. Ang 3, parehas na. Ngayon, ang pinakamalala guys sa lahat ay ang number 4. Sa tingin ko guys, ito ang dahilan kung bakit nag-misfiring ang sasakyan niya. Sa Tagalog, sa Pilipino ay tinatawag na palyado. Paano masabi? Hindi natin yung spark plug. Subukan natin, itry natin yung gamitan natin ng battery. One
One eternity. Natapos na natin ang apat. Spark plug. Hello guys. Andito na yung spark plug na kaninang luma na spark plug ay nilinisan ko lang. Ginrush ko na lang ng buffer sander. Nakita niyo guys, malinis na siya. Subukan natin i-try natin guys sa ibalik guys kasi malinis na siya ngayon. Tingnan natin kung may. Hello guys, ang report na lang. Tapos tapos. Kabit na natin ang spark plug number 1, number 2, number 3, and number 4. Ayun. Babalik na natin ang high-tension wire. Take note guys, baka magkabalik-balik ka ng high-tension wire ng pagkabit. Kasi pag nagkabalik tayo, ang number 1 napunta sa number 2, maliado siya. Mag-start siya pero maliado. Nauli natin na kailangan natin i-top overhaul ang engine na ito. Dahil sa yun ang pinagmula ng misfiring niya. Guys, sa sunod na video guys, mapakita namin sa inyo ang pagbaklat, pagkabit. Sa next video na ninyo mapanood ang aking shoutout sa aking pamilya, sa aking family, asawa, mga anak ko, panganay ko. Huwag kayong mag-alala, nandito lang ako. Lagi ako nakasuporta sa inyo. Huwag kayong mag-alala sa akin. Matayo ako sa COVID. Kayo mag-ingat dyan. Marami dyan na nagkasakit ako. Shoutout rin pala sa mga kasama ko, mga kilala ko dyan sa Kapitulo to Supply, Padilla to Supply, Y0 to Supply, mga kasama ko dyan sila Butchok, sila Michael, at ganoon din sa aking pinanggalingan na Shell, Shell Holy Spirit, hello sir, Sydney, Tampos. Maraming salamat sa inyo, salamat sa inyo guys, thanks guys, huwag nyo kalimutan na subscribe sa channel na to, like and share, thank you.